Good morning, Philippines. Good morning. Good morning. No. Actually, naalad na lang ng taga-iusa ko ngayon yung mga bloopers. Anyways, good morning. Kuya, seryoso ta karon, no? Pwede man ta na ako, may kanta ka taga-drive-drive ko di ay. Pero for formality sake, no? So, welcome sa ito ang ako. Actually, focus group discussion nga dito. Well, for Sogilanan, online performance. A project of Ihos in collaboration with publishing, actually, no? So, yung story mo ay pwede na i-publish later. At yung discuss yung consent, etc. So, kaya nga, ito hang yun. Si Ma'am Ara, bookkeeper for the opening prayer. Salamat sa Ginoo sa karong adlaw, dahil ang pag-ibig mo sa among activity na Sogilanon, hinaot nga mas successful ang amuang event karon. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Ma'am R. Murug siya. Guys, with us is dali daw, dali. With us is Ma'am Ara, bookkeeper of Misamis Occidental One area, and also our new taker, my girl, sexy and hot. Dali, dali, kita lang, may new taker, may ato. The tailor. Okay, salamat, no? Salamat, girls. So, sige, kuya. Seryoso takaroon, kuya. Ayun. So sa 2 days yung hangga uban-uban ta, no? So siguro naman ay na-observe mo yung focus group discussion niya ako ang i-conduct with the clients, staff, and MBA coordinator. So karon ikaw na ang sunod. So before pa ka mag-proceed dun sa mga, ano, sa tagaan na takag-brief, balang overview baga sa Sogilanon. So what is Sogilanon? So saan yung Sogilanon, di ba? Sogilanon is mga pagsalaysay. So, pintuhan, sharing sa stories, yung experience. So, yun yung isa ka project ng Ihos, no, in collaboration with the publishing group, yan, online performance. Ayan. So, sa karon nga adlaw, ikaw naman ang mag-share. So, nainaan ang gitarang dahaya. Sige. So, things to remember, kuya. Wala may be, feel free to share your experience kasi wala may mali din rin ako ang experience na nanin mo. Wala yung mali nga. Kuan kibali, answers. No wrong answers. Ito ang itong ginabuhat karon. No. So, karon since recorded, ano ito ang karon, okay lang ba ka ha? No, na-attend consent form na papirmahan kasi kailangan nga uyunan ni mo or uyun ba ka ani. No, akong basahon ang consent form before pa ka mo pirma or before ta mag-proceed sa ito ang pagkabuhatan niya. Sharing. Sige. Dali na ka saad sa consent form. Ako si Jeffrey Bayer, no, sa kawani ng CARD Inc. ay nagbibigay ng pahintulot sa anong institusyon ng CARD, ang Mutually Reinforcing Institutions, the CARD MRI, upang idokumento aking kwento noong or bago at kasagsagan ng pandemya. So more on pandemic ang experience before and during pandemic para sa Sogilanon project at para rin sa archival ng mga institusyon, maaaring ito ay digital or physical na pagpupulong. So nabasa ko ang dokumento ito at napaliwanag sa akin ang mga nilalaman nito. So gayon din, naintindihan ko ang layunin ng proyektong ito at malaya kong inibigay ang aking pahintulot na sumali sa proyekto nito. Naintindihan ko din na ito ay kusang loob at hindi kinakailangan sagutin ang lahat ng mga tanong. So, ito pa pwede, kung halimbawa may mga questions ko nga, kuad kaning dili nimo tubagon, okay lang naman. No? Hindi kailangan bilang isang kondisyon ng aking pagiging pasabi or kawani. Sa pagpirma ng kasulatan ito, pinapahintulutan ko ang paggamit, pagtingin at pagbabahagi ng aking personal at sensitive personal information sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012.
ang pahintulot na ito ay may bisa maliban na lang at hanggang sa buwiin ko ito. Bilang karagdagan rin man anumang institusyon ng kasapi, nakasapi ng card MRI, ay walang anumang pananagutan sa paggamit na nasabi ko ito. Pinahintulutan ko din ang paggamit ng mga kwento ito na walang bayad sa amin. Yung free, kuya, okay ba? Okay! Lahat ng recording, larawan at kwento sa pag-aari ay pag-aari ng card MRI. Ang paglagda na sa dokumento ito ay nangahulugan na ito ay ayon sa aking sariling kalooban at walang pagpipilit mula sa kanila. Ayan. So, kuya, magpapirma ko niya sa inyo. Yan yung consent form. Okay na. Likod na rin yung mukuan. Ha? Sa likod, wala ko rin siya. Ay, patlong parma na. Okay. So, karan niya, mag-proceed na ang bulletin niya. Siyempre, hindi na lang na. Signing of contract. Signing of contract. So, karon ang first activity na to is imuhang i-drawing. Pwede rapod niya ako. Isulat na niyo in 3 words. Ansa nga 3 words na kalipay, kasakit, kaguol, o kalipay, pero may kalipay. So, pwede ka mag-drawing before and during pandemic, nga mag-share din mo after kung sa'y nasa mo drawing. No? Ay, mga drawing is based on sa experience nimo before pandemic and during pandemic. Or baka ha, kung prefer nimo nga magsulat lang kayo 3 words para i-explain na lang mo dahil nimo further. 3 words nga makakuan sa imong experience before and during pandemic. Ayan. So, if further elaborate din mo dahil after. May sulat din mo dahil. Pero kung mag-drawing ko naman, simplihan lang. Pwede lang mansan. Pero kung words, mas dali. Dali. Duha. Duha. Ang imong choices. Pwede din mo i-drawing. Matang ka-object. Anong kaninga object ay mohang drawing sa before pandemic and sa during pandemic, anong kaninga picture. Sorry? Oo. So, kung pwede po, nga, dilit lang ka mo drawing, kung na lang, 3 words na lang. Ngayon, mohang gamiton. Sa before pandemic, maling 3 words na ako ang na pili. And then, explain mo na to after. Words lang yung hibot ang lihat. So, sa ikaduha, 3 words naman during pandemic. Ayan, words na lang. Para mas dali. Tulo ko. 3? Oo, 3. 3 words, dili, 3 sentences. Words lang. Pwede na kalipay, tag-uul sa akin. Before pandemic, no? Oo, oh, before. Pwede nga malaya, masaya, malungkot. Pwede nga pagka during pandemic, mahirap. Ano ang word? Ikaw na dahil magpan. Expound. Pwede sa before pandemic, sugdanin mo sa kanya, yung sharing, kaning paano ka nagsugod sa card, paano ka naging driver ng card. Sa inyo hang mga, sa inyong trabaho, sa itong ando-ando ninyo routine, o ba sa inyo hang kuan, sa hero, taga-card mo, di ba, RD usually. Ayan. Sa mga gihatod ninyo, sa kailahin ng lugar ngayon yung gihatuan, wala na kakatuwing sa card. Ayan, ganun. So, yun yung mga i-share niyo mo pala. Tapos, especially, yung pinakaling na ma-share na ito is yung insay, kung ano niyo mo, hindi mo malintan sa pinakatuwing niyo sa card. So, hindi mo malintan na karanasan. Mga reaction sa pamilya, labaw paglayo ang liyan. Ayan na.
Tukong ko naman kang... Before pandemic. Okay, okay, so, yeah. So, tapos, bilang, tulok awards. Tapos, ikaduhani mo na ito tulok awards sa during pandemic. Karoon na nga pandemic ng sa mga tulok awards. Sabihin mo, masaya? Malungkot. Kung ano yung kanon? Oo. I-share. Sige. Okay. Sige, before pandemic. Before pandemic. Sige. Okay, okay. Labot din pa din kasama sa paan. Oh, apil na. Sige. Sige, karon, ana, nakakaino piling awards. Tulok awards. So, sa before pandemic, unsa nga three words ang imong napili katong wala pa nahitabo ning pandemya. Unsa imong ma? Oh, sige daw. Number one. Sarap ang buhay. Yan, sarap. Sige. Ganong sarap man. Siyempre, wala pang pandemic. Free tayong gumalagala kahit sa ano, pumasok sa ibang region. Yun. Siyempre, kasama sa trabaho, dati wala pang pandemic ay medyo nakapunta sa ating dapat puntahan yung tulad ng pag-monitor sa mga branches. Siyempre, wala talagang tulad ngayon ng mga wala pa yung pandemic, walang harang, walang mga borders, walang mga requirements. Free tayo kahit pumasok kung saan-saan. Ya, yun. Ang mga experience ko nung wala pang pandemic sa trabaho. So, sa pamilya, unsa kaayo tong kung Tagalog ko, Tagalog ka, sure ko eh. Paano ka nagsimula sa as driver ng car ko, Yatans? Ay. Pila na galit ka pa to eh, sa car? 12 years and 7 months. Sa 12 years. Paano ka nakasulit sa car? Papasok ako sa card in nung una eh kasi yung card in na naghanap sila ng upahan doon sa lugar namin sa Pinyan, sa Bongga del Norte at yun nakakita sila ng opisina na i-rent nila tapos i-renovate yung opisina na dapat rintahan ng card. Kaya kami nung nag-renovate doon. Tapos doon ako nga ang medyo ano, marunong ako medyo mag-carpenter. Kaya doon ako nag-commit doon sa office ng card na rintahan nila yung pintuan, yung bow ng CR at ako nagpipintura doon sa lahat sa loob ng office na para sa card ink. At sabi nung area manager doon, ay yung unit manager pala na nag-hiring sila ng driver ng company nila. Tapos sinabihan nila ako na, kuya, marunong ka ba magmaniho? Nag-hire kami. Sabi ko, sige, mag-apply ako. Kasunod na yun. Oh. Yeah. Pero hindi pa ako masyadong marunong doon mag-drive, kaya personada lang ako. Personada lang ako mag-drive, kaya subukan ko talaga. Iniisip ko naman na ano, may yung sasakyan ay ano, may manubila naman, talagang lumiko yan at may brake naman, talagang hihinto yan, yun lang iniisip ko at kasama na rin yung personada, hindi lang yung kurso lang, wala pa lang nada. Kaya, kurso, may nada. May nada ka rin, wala kang kurso. Kaya, dapat magkasama yun. Yun, kaya, ano, na... Nang 12 years. Kaya, yun, na hired, ako ang na-hired roll. Sige. Kaya, nung pumasok kayo sa card, ano yung kaibahan nito sa dati mong trabaho, kumbaga? Sa ikalahian sa imong trabaho dati o pagsulod na nimo sa card? Sa imong natan-ang kalahian, kumbaga. Hindi ko wala pa sa card, ma'am? Oo. Sa ikalahian sa imong trabaho. Kasi,
di ba sa card ni Jive, Jive sila sa adto si kalhian karon at the same time unsay sa kaayo ang nalahi sa inyong kinabuhi yan ang kasulod na sa card parang yun. Noong una wala ka akong sa card, may marami akong na pasukang trabaho kaya hindi ko lang nagustuhan kaya hindi ako tumagal hanggang ano lang ako mag 3 months lang mag-design ako. Katawa ako sa company ng Swift Food Advertisement. Tapos, famous ako doon. Ano ako doon? Production plant manager. Tapos, nag-design ako kasi puyat yung trabaho. Tapos, sa popular feeds, o company ng feeds. Ano ako doon? Yung field agent. Ano? Apat na region yung hawakan ko, Agusan, Sur Norte, at Surigao, Sur Norte. Tapos malayo rin sa pamilya, hindi ko nagtagal, nag-design din ako. Yun ang kaibahan. Kumpara ko sa trabaho ko ngayon, na nasa card na ako, parang nagustuhan ko siya. Kasi, ano, hindi naman masyadong pagod, relax lang ang trabaho sa pag-drive, kahit driver lang, pero nagmamalaki ko yun. Kasi doon ako, nabubuhay ang pamilya ko sa pagdadrive ko. Kaya, I love my work. Yan, yun ang 12 years na yan. At sige. Sa adlaw-adlaw, pinsagalin mo yung mga kauban kaayon, sa imong hinahatod, sa imong routine as driver sa car. Normally. Yung bilang driver ng company ay yung routine namin araw-araw ay yung branch monitoring sa mga branch ng company ng car, kung ano-anong mga dapat ipaabot sa mga branches tulad ng mga supply, mga kung ano-ano lang, mga supply ng car, mga forms, mga tulad ngayon may pandemic, mga alcohol, yun ang dinideliver namin. Kasama ng aking artist, Ma'am Raquel. Kaya yun. We mentioned yung dating artist, gawin mo ng RD. ganun din, noon, yung mga before previous. Before pandemic, di ba? No? Before pandemic, kasama niyo yung mga RD ko. Ang RD ko ngayon ay si Ma'am Raquel ay pang-sampo na ito. May siyam pa. Ganun din ang ginagawa namin na branch monitoring. Yun ang routine talaga sa ano trabaho namin. Dun sa ano yan, sa, di ba, daily, monitor, sa bundok, mapabundok, or mapasyudad. Ano yung karanasan na hindi mo makakalimutan? Unforgettable experience as driver sa car. Yung hindi ko makalimutan pag nasa trabaho na, tulad ng nasa bundok na kami, yung area namin na pinupuntahan na mahirap pasukin. Yung tulad ng ano kami mabahura, yung bang malubong. Yung ano yung sasakyan namin, hindi na makaahon, nabaon yung gulong namin, yung mga madulas na pahon, yung bundok. Ano, mahirapan kami doon, hindi ko malimutan yun kasi mga sobra ng isang oras kami matanggal doon. Tapos papahila na lang namin kasi hindi na kaya ng sasakyan. Yung hindi ko makalimutan at saka yung kung ano pang ano sa dati. Meron din. Yung mga follow-up na ano, pinuntahan namin sa malayo, tapos ano, gunti lang yung makuha namin. Lowest sa expenses. At least, nag-perform sa trabaho. Dami hindi ko makalimutan nung nasa field kami. Na ano, trabaho namin. Yun lang. Sige. Salamat yan, no? So, sa nasabing, ano, na minsan mabaon, or, what's that, sa Bisaya, malubong, yung wigid, so, bundok, hindi safe, so, and then yung panganib. So, ano yung kadalasan na reaction ng family, kumbaga, lalo't pat na nalaman na gano'n ang nangyayari, minsan, no, mostly, actually, daily tayo nagbibiyahe. So, ano yung kadalasang reaction ni ate, especially yung pamilya?
lalo pat maka-experience ka ng panganib na to the point na munti ka na, gano'n. Diba kay sa bundok, diba tayan, murang ma-slide, na halos makuha pa kaamian eh, makaka-safe pa ba kang hindi makaulian eh, magana. So, unsa yung mga reaction ni ate, especially yung asawa, no? Ah, yung, siyempre yung reaction ng misis ko, pag nalaman niya na nandun kami sa bundok, tapos tinitext ko naman yung minsan pag hindi ko makalimot mag-text pa. O sabi na punta kami doon sa ganong lugar, tapos mag-responsin siya, kay sa nano, ingat, God bless, yun lang sabi ng asawa ko. Tapos, ano, bakit dahan-dahan lang daw sa pagmamaneho, tulad ng pagpunta ng bundok, baka ano, may mga, ano ba, masamang mangyayari, dapat mag-ingat daw sa pagdadrive. Pero naisipan ba ni ate na magandang na nila? Kaya medyo delikado yung hantong. Ay, wala, wala. Wala na siya. Walang isip. Sinisip na tumigil ka na sa pagtrabaho. Ayan, sige. See, during pandemic naman, kuya, unsa tong three words nga yung mga share sa mga during pandemic na unsa tulog-tulog ka words na hindi pagsalat diha, May kahirapan gumala. Mahirap, ano? Tapos, unsa pa? Unsa pa na word? Parang, ano ka ba? Mahirap. Tapos, mahirap. Para, yun, ano? Ganun lang din, sa gabal na, sa ano? Sa gabal. Mahirap sa gabal. Unsa pang last? Parang di na gaya nung dati, mga ganun, wala pong pandemic. Okay. So sige, sa unsa nga pamaagi na bala ni mga pandemic na unsa ibang reaction any? Katulad ng pag-declare na nga pandemic, lockdown, unsa ibang reaction at itong mga panahon na sa, nasa una-una nimo? Sa isip ko doon ay ano, talagang yung mag-lockdown ay si order ng Pangulo yun na wala mo ng trabaho. Doon, hindi ako naka-medyo nakapag-tigil ako sa trabaho ng madalawang buwan siguro yun. Kasi lockdown, kaya yun, mahirap yun. At, siyempre, walang sahod. O may sahod doon, nakalo naman siya. Nakalon. Nakalon naman. Sinahuran loan pala yun, hindi namin alam. Tapos, dalawang linggo lang ako nakapag-duty doon. Ay, isang linggo lang yata yung 5 days, tapos lockdown na. Doon, may pera ako doon sa ATM ko, mga 15,000. Naubos na yung lockdown time. Nung kunti-kunti na natira 2-5, natitext na ako ni sa'yo, ni Ma'am Raquel namin na ma'am, wala na akong pera. Kaya yun, pinag-duty na rin ako. Mahirap kasi tapos yung misis ko doon ay nag-advance yung salaries lang ng 2 buwan. Naumos din kasi doon na ako sa bahay nung time ng lockdown. Nag-volunteer din ako sa barangay namin kasi sinabihan ko ng kapitan namin na dito lang tayo. Volunteer kayo. Umayag naman ako tapos nung time na yun na nag-duty ako sa barangay namin, ko Tagaloto doon, umaga. Pasok ko ng umaga, tapos sa hapon, uwi ako sa bahay. Pinagawa ko yung kusina ko, extension kusina ng bahay. Yeah, productive pa din. Yan din. Sige. So sa kuan niya, sa karon nga pandemic, sa so, imong madumduman, ito man rin ako yung, no? Sa pinakalayo, galing na ito, na naabutan na. Davao. Davao City. Ay, tama, no? So, sa ito na kuan, event. Sa itong hotel na ito? Itong insect ng hotel? Planning, Japan. Planning. Sa planning. Okay. Tapos, unsa kay kuan nila ano naman, na-mention man gayon na itong mga karga ni mga kagamitan. So, karon na-mention man sa nimo nga may mga harang. Sa kalisod sa kuan niya, laba pa sa mga restrictions. Unsa kay reaction po ni ate karon never po baka na, unsa yung reaction niya karon nga pandemic na? Na-change ba? Nauna yun, i-share. Yung reaction ng misis ko ay, wala naman din sinabi niya na
parang tumigil lang sa pagtrabaho. Ang sabi lang talaga niya ay mag-ingat kasi pandemic tayo ngayon. Yung virus ay nasa paligid lang at kailangan may mga disinfectant para ano, tulad ng mga alcohol, kailangan dapat mag ano sa kamay, mag-alcohol, iwas virus para safety. Follow up. Di ba nung February? February. Siguro, muna siya yung gusto nga i-share, din yung malimtan. So, para po nga malbalaan nila, no? I-share daw to siya, yeah? And then, yung second reaction ni mo, kato nga mga, kana nga mga moment, ang sa iyong mga reaksyon, naka, yung sa kayo mong nahunahunan at thoughts of us, magpagbilid ba ka nga, stop nga po sa card, mag-drive maghihapon ka. Sige, share nila ang sa inahitawo sa February nga, para mabalaan nila. Okay. Noong February, ngayong taon, medyo nagkasakit ako. Kami. Nagkasakit kami. At yung ano sa akin ay parang kung nagpa-confine ako noon ay COVID talaga yun. Pero ano, nakapagpunta ko ng albularyo, nagpahimulso ako doon. Tapos yung finding ng albularyo ay ano, yung lason sa amin sa Bisaya, hilo. Nahiloan ko. Sa Tagalog, parang natapik. Parang natapik yan sa Tagalog. At talagang mahirap talaga doon. Medyo lumala yung sakit ko. At talagang siyempre, sa Panginoon, tawagin natin palagi, dasal tayo ng dasal para makarecover tayo. At medyo naka, ano, bawat ilang weeks yun yan? Mga dalawang linggo yun. Dalawang kapitulo, linggo. Kapitulo, no? Oo. Dalawang linggo. Pero ano, iniisip ko pa rin yung trabaho ko. Hindi ako nakapasok ng Monday kasi nagpagamot ako. At talagang pagod ang katawan ko kasi nagkasakit. At pumasok din talaga ako kasi nag-alala ako sa trabaho ko. Yung si Ma'am Raquel ay hindi makabisit dahil akong driver. Naisip ko pa rin yung trabaho ko na makapag-iriya kami. May bisita tayo. O, saka may bisita doon. May bisita kami doon, si Ma'am Bones, yung cluster head namin. Talagang daming iniinom kong gamot. Ang sige yung pungibat ito yan, kung detail din. Yung naramdaman ko doon ay hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog. Tapos, yung lagnat ko, hindi naman masyadong mainit talaga. Pag iinom ka lang ng paracetamol, mawawala naman siya. Wala akong ganang kumain. Pero hindi naman walang lasa. Wala lang gana. Hindi ko malunok yung, kung kumain ako, hindi ko malunok. Para na lang madurog na lang sa lalamunan ko, yung pagkain, iinom na lang ako ng tubig. Para malunok ko kasi dami kong iniinom na gamot. At marami akong naramdaman noon. Unti-unting yung hininga ko. Nahirapan akong huminga. Kunti lang mapagod ako kunti. Mag-agaw na yung hininga ko. Iniisip ko na baka hindi na ako makauwi sa amin. Kasi nahirapan ako. Parang hinihika. Hinihika na ako. Araw-araw, parang nagdudubli yung ano sakit. Unti-unting dagdag yung malala. Sakit ko. Lumalala siya. Tapos, kung saan kami mag-irya, tanong-tanong ako doon kung sino mang gagamot doon. Nagpagamot ako. Tapos yun, gumagana naman ang pagkain ko kung nagamot ako. Yung time na yung nagamot ako, gumagana yung pagkain ko. Balik sa normal. Pag hindi naman ako nakagamot, mawawala naman yung gana ko sa pagkain. At kaya, nung weekend din, umuwi ako sa amin, nagpagamutin ako ng dalawang albularyo, kabilaan. Ngayon, sa kabila, bukas, sa kabila naman, kaya doon, nag-recover ako, nag-duty din naman ako, absent ako ng dalawang araw. Kasi nag-duty din talaga ako, kahit pwede pa lang ipahinga, tinaya ko talaga mag-duty, kasi para sa trabaho, makapag-iriya kami, kasama ko si ma'am,
yung grabe talaga ang pinagdaanan to at ilang kilo ang nawala. Yun, hindi ko lang alam kasi hindi ako nakapag hindi ako nakapagtimbang talaga. Talagang pumayat na payat talaga ako. Wala na kahit magpinto-pinto sa mga staff, hindi na ako, parang wala na akong imit. Sabi ng staff doon sa kasama namin doon sa Lilo, kuya, bakit hindi ka, wala ka ng ano, wala ka ng pinto-pinto, galit ka ba sa amin? Eh yun ang inisip. Inisip na lang staff na tahimik na tahimik daw ako. Hindi niya alam na nagkasakit ako, kaya sinabi niya na wala na daw akong imit, galit ba daw ako sa kanila? Sabi ko, hindi naman, ano, wala lang akong ganang ano, kasi nagkasakit ako. Yun talaga, hindi ko malimutan. At parang pangalawang buhay ko na yun kasi pag hindi ako nakapagpagamot ng Bisaya doon, talagang pag nagpa-confine ako, siguradong COVID yun at sigurado i-isolate ako. Tapos hindi ako malapitan ng albularyo ng Bisaya ng gamot. Siguro, wala na ako ngayon pag nagpa-confine ako. Mabuti na lang at nakapagpahamulso ako at nalaman na ano, lason pala. Salamat sa lahat. Sige yan. Nagkasagsagan na ganun yung na-experience mo. So, may ano, ano yung iniisip mo na mamanatili pa ba sa card or ganun? Kasi, di ba, sa na-experience mo na parang, ay, ang hirap kung magpatuloy. Naisip mo ba yun? Or ano yung thoughts ninyo mag-asawa? Para sa akin ay, sa nangyari, wala akong inisip na tumigil ako sa trabaho ko ngayon bilang driver kasi nagustuhan ko naman tong trabaho ito. Yung mga previous na trabaho ko, hindi ko nagustuhan kaya hindi ako tumagal. Mas gusto ko pa magtrabaho ng ano, dati na hindi pa ako nag-drive, gusto ko pa magtrabaho ng construction, carpenter, kaysa nung mga unang trabaho ko na yung sa mga field, hindi ko nagustuhan kaya bilang ngayong driver ako, gustong-gusto ko ang trabaho ko ngayon. Wala akong balak na tumigil. Ano sa'yo pinakaganahan mo sa pagiging driver sa car talaga? Ang nagustuhan ko sa pag-drive, bilang driver ko, kaya ako tumagal dito. Sa card? Uh-huh. Nagustuhan ko talaga ang trabaho ko bilang driver kasi hindi naman ako masyado na overwork. Kaya okay naman ng management ng card. Okay naman yung pagtrato sa amin kahit driver. Maganda naman ang ano yung policy ng card kami mga driver. Kaya para sa akin, iwan ko lang sa ibang mga driver kung nagustuhan man nila. Gusto ko. Kaya ako tumagal dito. Ganahan na ka mag-adto sa mga member. Kitabi. Ganahan na ka mag-adto sa bukid, sa mga center. Ganahan. Kinahanapan. Oh, pwede. Oh, gusto rin. Kasi para makita natin yung iba-ibang mga tao, papunta tayo sa ibang barangay na hindi pa natin nakasukan. So, sige, kaya, no? So, sa karon nga pandemic, no, sa karon, karon nga mga panahon, sa imuhang realization and tanaw ni mga pinaka-importante, no, sa karon nga panahon. No, so, yun, as per reflection, kumbaga, reflection ni mo. Ang siya pinaka-importante di ay karoon yung mga butang or dapat nga buhaton. Earnings ni mo after any pandemic or during pandemic? Na-realize ko ngayong pandemic saka sa trabaho ko ay ano talaga, mahalin natin ang ating trabaho. Siyempre, kasama na yung araw-araw na dasal natin. Lahat-lahat na yung mga nadaanan kong ano, experience sa trabaho, sa buhay, hindi ko malimutan. Yun, yung mga sinabi ko kanina na ingat at ingat din tayo palagi sa ating trabaho na pasubayba tayo sa ating trabaho, kasama na yung ano, dasal palagi. And then sa pamilya, isa'y importante ka ron, no? Sa tanaw niyo, pag sa pamilya ko. At saka sa pamilya ko ay, ano naman din, nagsabihan ko naman sila palagi na
di masyadong magpupiyansa, pag-alagala, pumunta sa mga maraming tao. Kasi hindi natin alam kung may virus dyan. Naman natin nakikita ang ating kalaban ngayon. Kaya yung pamilya ko naman, hindi naman masyado, nasa bahay naman din minsan, yung iba, hindi naman kwatsira yung mga anak ko. At siyempre, kung malis na sila, pinagsabihan ko, naingat, kailangan may mag-ano kayo ng alcohol, mga gano'n lang naman. Sige. Kasi yun, naka ba kayo gusto i-share? Yeah. Nalain yung wala ko na ako na pangutanan, naka kayo na miss. Ha? Isimot pa kay ikaw? Araw, wala yung kay Arcon na. Napabatay na miss kaya? Nga, gusto niyo may share? No? So, si ate, di ba, member pod? Si ate, may na-share ba ka kanilitang istoryahay mo, di ba? Pag mauli. Kapila kali ikaw ka uli, isa ka kan, kaya Friday man, magwala tayo ako sa ano, no? Lain kay ipangutana ng kabalo ko sa may mga ulian yun. Hindi pa rin sa may mga. Tuwing weekend naman ako na uli, kung wala lang mga importanteng lakad. Yan. Sa kada ulit ni mo, nabay mga lahi ng mga hisgot compared to before pandemic? Wala naman. Wala naman. Wala ra. Sige na po, kaya na wala na siya rin. Pero mga nindot ni mo mga na-experience nga katoang before pa pandemic, pwede pa naman niyo idagdag. Nagkaroon kayo mga experience na. Imagine, sa 12 years. Yung lockdown time, ay simple, nasa pambahay lang ako ng mga 2 buwan. Nag-aalaga na ng manok ko, kaya dumami yung mga manok ko. So, naitin chicken. Sige. Ayan. So, para sa pagbubuod, actually, pahuman na ta, gisingot na kayo si Kuya, guys. Ka-Jeff Rooks. Mainit. Mainit. Wala may aircon. Sige. Para sa paano, before and after pandemic, sa mga na-mentionin mo nga mga words ngayon, hindi ko ano, para sige, mention kayo na sarap sa buhay. Kasi before pandemic nga, wala yung mga restrictions. Kabali, malaya. And malaya. Malaya makagawa ng mga gusto mo. Na malaya yung makakapunta kung saan mo gusto. Ayan. So, yun yung before pandemic. And then, sa during pandemic, no, so yun, mahirap. Yung first name mo nga na-mention. Mahirap kasi ang daming restriction, lalo pa ang covered na to, no? Toluca province, sa Sambuang Bato Sur, Sambuang Bato Norte, and Misamis Occidental nga. Lisod yun ka, isundan especially din sa Norte. And of course, mahirap kasi mismo sa municipality may mga restriction. Mahirap para sa pamilya kasi dili safe, no? Especially dun sa virus. Yung na-share po ni mo, no? Ngayon ang ato ang sa iyong mga trabaho, sa ato ang trabaho, dili siya safe na yung pinaka, to summarize lang kumbaga, pinaka, di malimutan ni Kuya ang experience is yung sa bundok, mag area na malubong, as in, sa oras me, that to guys, malubong. So actually, dili lang po ang kanabitang dalan, ang kaniang po sa NPA, da. So dili po siya, yun niya pa, kay mostly bundok. So yun na naman pinakalisod ni mga karanasan niya, dili niyo malimutan niya, no? So, kung bugay, dyan kahit na naligwat na sa bukid. Ayun. So, ang good thing, good to know kasi despite sa mga kahitabo ay wala gihapon si Kuya at isa sa family niya nag-isip kumbaga or makadesisyon na mag-undang sa trabaho tungod kay lisod or delikado labaw pa karon yung pandemic. Now, sayang mention ni Kuya na enjoy niya ang trabaho sa card na dako kuning tabang sa family. So yun yung na-mention niya mo na mas pinili niya na magpabilin or magstay sa card na pagiging driver. So dili lang ang driver niya. Kay kabalo ka, safety sa pasahero nga to ang ginakuan na rin. Safety sa pasahero sa kadaadlo-adlo na to mapabiyahe. Dili siya ingon nga lang or kay driver lang, no? So pinaka-importante nga rule sa card, especially na sa operation yung pag-drive, paghatod sa mga sa adlaw-adlaw, nga safe, no? So, dili siya lang. Muna siya ang pinaka
kuan niya trabaho sa card. So far sa akong nakita, aside sa mga account officers, of course,